builders, kamusta po kayong lahat? Welcome po sa ating munting channel. At alam ko pong nainip na rin kayo at gusto niyo na makita yung finish ng project namin dito sa Lumina Tansa, yung Armina unit single firewall. Okay po. So mga ka-builders, hindi ko na patatagalin po ito. Papakita ko lang po sa inyo yung simula ng aming gawa doon sa unit na yon, dahil kung bakit tagal-tagal na hindi ako nag-upload, nag-update ng mga project ko, eh ngayon makikita nyo na po. Dahil nga po sa sobrang busy natin, halos nagkasabay-sabay po siya. Pero sa awa ng Diyos, ito at nakaraos rin. Hindi pa masyadong tapos nga gawa nga po yung harapan, dahil yung pong sidewalk gutter ng admin ay hindi pa nagagawa. Dahil nga po sa marami pang mga lalatag na mga tubo ng tubig. So actually po mga ka-builders, wala pa pong linya ng tubig ito sa ano. Kaya yung gutter po sa sidewalk ay hindi pa nila nagagawa, dahil maglalatag pa sila ng tubo para sa linya ng tubig. Okay? So panoorin na po natin nang makita nyo naman po kung at masabi nyo kung ano yung mga pwede nyong kakitaan ng idea dito sa project na ito. Okay po? So tara! Hello, good morning mga ka-builders. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. So, ito tayo ngayon. Kamusta kayong lahat dyan? Harinawa po ay pare-pareho tayong nasa mabuting kalagayan. So, mga ka-builders, hindi ko na po pagtatagalin. Kung naalala po ninyo yung aking vlog nung huling yung unit po na Armina. So kung naalala po nyo, tapos na po yan, matagal na. Kaya lang po, hindi ko lang po na i-upload. Gawa nga po ng sobrang busy natin. At saka isa pa po, meron ako mga pahabol na ginawa doon. Kaya hindi pa totally na na-upload ko. Pero at saka isa pa po, nagkaroon ng problema yung ating video. Yun. So, kaya ngayon, ito, medyo okay na. At yung ginawa po namin dito sa unit na ito ay simple lang. Dahil gawa nga po ng, sa totoo, actually po mga ka-builders, ay kukwento ko na po sa inyo. Ang plano po talaga namin dito ay slab. Subalit nga, gawa nga ng nagka-problema doon sa mga papeles na hinihingi ng engineer unang maggagawa ng blueprint, ay hindi na umabot doon sa date na kung kailan magsisimula kami. Kasi ang ginawa namin dito ay yun nga po, sumusunod po tayo doon sa feng shui kung saan magandang magpatayo ng bahay o magpa-renovate ng bahay sa araw at petsa na ganun. Okay po. So ayan mga ka-builders, ito na nga po at ihahatid ko na nga po sa inyo. Actually po, yung harapan po nito hindi pa masyadong finish. Gawa nga po ng wala pa siyang gutter. So yung patwok po ng subdivision, hindi pa gawa. So mas naunang itayo yung extension, renovation namin, kaysa doon sa patwok ng subdivision, yung pinaka-gutter niya. Drainage gutter. Yun. So, ayan mga ka-builders. Ito. At tara. Panoorin po natin yung ginawa naming disenyo o simpleng disenyo lang
dito sa bahay na ito. Okay? Ayan mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa Tansa, Lumina Tansa po. Upang ihatid ko po sa inyo yung project po. Ito po yung project namin na Armina Single Firewall. So ito po yung pinaka-update niya, finishing na po. Halos sa 2 linggo na po ang nakakaraan, o mahigit pa. Late lang po sa pag-upload ha, pasensya na po kayo. Gawa ng busy tayo, so alam kong inaabangan niyo po ito. So ayan nga po, at naka aluminum screen door na siya. So pasukin po natin yung kusina para makita po ninyo yung kaluwangan ng ginawa namin, yung finish project po namin na to. Okay po, so ayan. At kompleto na po yung mga installation ng cabinet and drawers with range hood, lababo at kalan. Ayan. So may mga drawer na po. Ayan. Made of marine plywood. So kailangan po talaga dyan sa marine plywood na yan, kompleto yung pagkakamasilya mo dyan para makapal siya. Ayan. Okay po. So ito na po yung kaluwangan naman ng sala. So makikita po ninyo, walang masyadong accessories. Gawa nga po na yan, katulad nyan, yung center light, hindi pa po dumarating yung order. Ayan. So hindi pa po nadadala ni ma'am, kasi in-order ko po nga sa kanila. So nandoon pa daw sa bahay nila at hindi pa nadadala at hindi pa sila nakakapasyal. So okay mga kaibigan, bago tayo umakyat, ayan, ito nga po palang landing nya is tiles po lahat yan, pati yung stairs. Lahat po yan is naka-groove para hindi na po tayo maglagay ng rubber nosing, kasi yung una kong mga gawa po, yung rubber nosing ang ginagamit ko. So hindi maganda. Kaya may groove na po na tiles ang ginamit natin. Okay, dito po naman sa CR. Excuse me po. Half lang po yung tiles dito. Gawa nga po ng marami pa pong ikakabit sa wall. Ayan. So dito naman po sa expansion ng shower room. Ayan, talagang hiniwalay po namin yung paliguan doon sa may bowl para laging dry po doon sa part na yon. So ito po yung kabuuan niya ng CR, ng shower room, at nilagyan nga po ito nung lagayan ng shampoo para wala nang mga kung ano-anong nakauslipad dun sa wall niya. Ayan po. Hanggang ceiling po yung tiles naman niya. So mayroon pong cabinet sa ilalim ng lavatory para nang sa ganun is maganda tingnan. Malinis yung ilalim ng lavatory niya. O, ayan nga po. At ito yung kaluwangan talaga ng bahay ni ma'am nung may-ari, dahil nga po sa simple lang yung kanyang gusto, yung kulay po na yan, off-white lang po yan. Kung magsanok, tapatayin lang natin ang bahagya yung kulay ng puti. Ayan, kita nyo naman, no, kitang-kita sa monitor ng inyong cellphone o ng computer na iba ho ang blending ng kulay niya sa wall at saka sa ceiling. So akyat po tayo sa dito sa taas. E dito po sa taas ay may 2 kwarto lang. Isang master bedroom at saka isang pang bata lang na kwarto. So talagang yun lang naman ang pwedeng pagkasyahin sa isang 21 square meter na floor ng itaas. Yun. So halos wala nga pong 21 dahil yung stair po niya, yung hagdan, nakapaloob na rin yung 2 metro kwadrado na yun. So halos 20, 19, ganyan. So yun lang po ang pwede para dyan sa taas, 2 kwarto. Piraka maluwag na po yan. Kasi kung gagawin natin 3, parang hindi talaga babagay o hindi talaga affordable doon para sa maliliit na ano. So pwede yun sa malaking pamilya. Kung talagang kailangan lang dyan ay double deck ang gagamitin. So kung maliit lang naman ang pamilya, pangkaraniwan, tama ho yung sukat na ganito. Ayan. Okay po. So yung ginamit ko po riyan isa sa flooring ng taas is vinyl lang po yun. Hindi po yung tiles.
Okay po. Ayan. So, ayan mga kabuilders, at nandito na nga po tayo. Total, alam nyo naman po kung gaano kalaki ang nauubos excuse me po, sa budget para sa pagpaparenovate ng ganitong klase ng unit. So alam nyo po, kung pagbabasihan mo ang presyo nyan, doon po muna tayo, kasi sa presyo po ng labor, iisa lang naman po. Alam naman natin ang labor lang ngayon kung magkano. Labor at saka mga skills. So ang pagbabasihan po natin dyan yung presyo ng materyales. So kung minsan nagbabago po kasi yung computation ng kontrata. Halimbawa kung kayo po magpapagawa ng bahay ngayon, ngayon kayo mag papakot o magpapa-estimate kung magkano ang pwedeng sabihin natin mas mababa. Pero pagdating na tumagal ng isang buwan o mga 2 linggo mahigit, magbabago po yan, gawa nga po ng hindi fix yung presyo ng materyales. Ayan po, pinapaalala ko po sa inyo. Ayan, pinapaalala ko na po sa inyo na yung computation po, nagpapapa-estimate, hindi po pare-parehas yan. Parehas nga po ng unit, pero magtataka kayo bakit mas mahal na o mas mura, dahil depende po nga sa finish ng project na ipagagawa po ninyo, sa finish po ng renovation. So okay po. So yung presyo po niyan talaga malaki ang pagbabago. Ayan mga kabuilders. So ayan na, nakikita nyo na po ang kaluwangan dito sa buong labas. Kompleto na po yung tiles niya at so ayan nga po na mga kabuilders, so, at bukod doon meron pa tayong binuksan na isa. Halos sa ang pagitan lang po nila is Linggo, dito po sa Borland Development Corporation ng Tamara po, sa Cavite na naman. Okay, so ayan, ito ipapasilip ko po sa inyo yung mga binuksan ko pong unit. Papasilip ko po muna sa inyo para lang sa ganun po maabangan nyo yung aking mga development na ginawa doon at saka yung design ng project na yun. Okay, so panoorin po ninyo. Yan po yung video na, yung picture po na yan ay sa Tamara po. Ayan po, meron na po kayong susubaybayan sa susunod, dahil yun po ay full renovation, back and front extension. So sa Tamara po, talagang wala po silang problema sa pag-extend po ng harapan. Dahil nga po sa kailangan, may detalye ka lang o may plano ka na isasubmit. Kung approve sa kanila, okay po. So ayan po yun sa Tamara. So tingnan po ninyo yung aking project naman sa Teresa. Ito po ongoing hanggang ngayon ginagawa po namin. Same na siya sa Tamara. Ayan, yan po yun sa Teresa. So kung nakita nyo na po, ayan, at mayroon na po kayong aabangan yung aming mga interior renovation, interior design sa mga project na yan. So maraming salamat po, magkita-kita po tayo sa update ng mga video na yan, ng project ko na yan. Okay, so bye-bye.